Bang purihin, Panginoong Jesus. Bang purihin, purihin at Kristo. Purihin ang anak, purihin ang Espiritu Santo. Narito. Bang purihin, Panginoong Jesus. Ay narito. Upang purihin ang Panginoong Jesus. Purihin ang Ama, purihin ang Anak, purihin ang Espiritu Santo. Purihin ang Anak, purihin ang Anak, purihin ang Espiritu Santo. Alleluia, Alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. Tayo narito upang purihin ang Panginoong Jesus. Tayo narito upang purihin ang Panginoong Jesus. Purihin ang Ama, purihin ang Anak, purihin ang Espiritu Santo. Purihin ang Ama, purihin ang Anak, purihin ang Espiritu Santo. Tayo narito upang purihin ang Panginoong Jesus. Tayo narito upang purihin ang Panginoong Jesus. Purihin ang Ama, purihin ang Anak, purihin ang Espiritu Santo. Purihin ang Ama, purihin ang Anak, purihin ang Espiritu Santo. Kaya nagpunta naman ako at tinatanong ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang uti at ginuhugisan ng palibago. Pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatan ng gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. So binabanggit ang Biblia na ang Diyos ang siyang magpapalayok sa iyong maghuhubog, maghuhulma sa ating mga buhay bilang mga lalaki para sa pamilya. Kahit ang galing manalangin, Panginoon, ang paggabay mo nga ay sumaamin sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Di namin mauunawaan ang salita mo kung wala ito, kung wala kayo, Panginoon, sa aming mga buhay. Maaring ako'y magtatanim, Panginoon, ng salita, subalit ikaw ang siyang magpapalago nito sa puso ng bawat isa. Tunay nga po na sa pakikinig ng iyong mga anak ay mapalago ito, Panginoon, sa aming mga buhay at buong pananampalataya namin itong tanggapin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, binabanggit dito ng Biblia na ang Diyos po ang aking Father. He is the Father and we are the Lord. At yun nga ang sinasabi ng Jesus. Galing sa lesser four, tayo ay galing sa mababapuri. No? Yung biblical anthropology naman, tayo po ay nilikha ng Diyos na kanyang kawangis. So Genesis chapter 1, 26 to 27, sabi rito, sinabi ng Diyos, let us make mankind in our image, our likeness. So tayo po ay nilikha ng Panginoon sa kanyang wangis. So God created mankind in His own image, in the image of God. He created them, male and female, He created them. So nilikha ng Panginoon ang mga tao sa
pamamagitan ng kanyang natin. Pero alam niyo po ba na iba ang pagkakalikha ng Panginoon sa lalaki? Akin po ba? Kaya kaiba po tayo sa mga babae. Kaya dapat natin unawain sila. At dapat din nilang unawain tayo. Paano po tayo nilikha ng Panginoon? Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. Ito po yung lalaki. Tayo po yung unang nilikha ng Panginoon na mula sa putik. Kaya nagmumula sa atin yung DNA, nagmumula sa atin yung sperm, sapagkat tayo po yung unang nilikha ng Panginoon. Ang babae po ay egg cell lang. Tama po ba? Sapagkat siya po ay galing sa atin. Now, meron pong tatlong Hebrew word na ginamit po para likhain ng tao. Ano po yung Hebrew word na ito? Yung una po ay bara. Ang ibig sabihin po ng bara ay the production or effectuation of something new, rare, and beautiful. So, tayo pong mga lalaki, mga kapatid, hindi po katulad ng babae. Kasi yung babae po ay nagmula lang sa atin. Nung nilikha ng Panginoon yung lalaki, it is something new, rare, and wonderful. Yung babae po ay nagmula sa atin, meaning meron tayo po yung model ng babae. Amin po ba? No? Nung kinuha niyo si Eva, ang ginamit niyo yung bara. So tayo po yung kakaiba. Purihin po ang Panginoon. Palapak na po na praise God. Lalo yung mga babae dito. Pangalawa pong Hebrew word ay asa, meaning to form, to construct, to prepare, or to build. So hindi po tayo basta-basta na nalikha katulad ng mga hayop. Magkaroon ng gumagapang, magkaroon ng lumilipad, magkaroon ng lumalamoy. Ano po ba? Magkaroon ng form. Meron pong time element. Ano po ba? Meron pong uniqueness ang pagkakalikha ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Pangatlo po ay yatsar, meaning to form or shape. So God created man in conformity with his own image. It is so, nung nilikha ng Panginoon si Adan, hindi pa yun nagtatapos doon. Kailangan pa niyang likhain si Adan o i-formulate si Adan. Kaya nga ang sabi ng Biblia, kinuha niya yung babae sa kanyang tagiliran. At pansinin po natin ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid. Ang sabi doon, while he was sleeping, he took one of the man's ribs, then closed up the place with flesh. So meron pong tinanggal ang Panginoon sa kanyang nilikha at pagkatapos na meron siyang tanggalin ay meron siyang isinara. At kaya nga po mga minamahal, ang tao po, especially ang lalaki ay kakaiba sa mga babae sapagkat tayo po ang unang nilikha ng ating Panginoon. Meron po tayong kakayahan na wala sa babae. Meron po tayong pag-uugali na wala sa babae. Now, ang problema sa mga lalaki nung likhain niya ng Panginoon yung babae, ang sabi ng Biblia, sa Genesis chapter 2, 22-24, then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. So binigay ng Panginoon yung babae. The man said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh. Ang problema po kay Adan,
na-focus yung atensyon niya kay Eva. Napansin niyo po, sapagat sa Genesis chapter 3, nung sinabi ng babae na, tanyan mo ito, amin to ba? Abay, kinuha nga. Sapagat akala ng lalaki, siguro akala ni Adan, na nilikha siya para doon sa babae. Kayo po ba? Nabago na yung kanyang pananaw eh. Kaya noong alok niya siya ni Eva, yung kaisa-isang utos ng Diyos ay hindi niya kasunod. Because he was focused on a woman. Pero dapat malaman ng lalaki na we are molded for God. We are molded for God. We are molded for God. Kaya ang mga lalaki, mga kapatid, kahit walang babae, amin po ba? No? Dapat po ay sapat yung ating pong mga buhay. Tayo po ay nilikha ng Panginoon para we are created, we are molded for God and for God alone. Yan po yung nakalimutan ng lalaki po na si Adan. Now, sa 1 Corinthians chapter 13 verse 11, God molded man to be men for God. Tayo pong mga lalaki ay nilikha para maging men. Meaning to say, adult. Amin po ba? 1 Corinthians 13:11, ang sabi rito, when I was a child, I talked like a child, and I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. So tayo pinilikha ng Panginoon para maging lalaki. Sabihin, maging binata, maging tunay, maging adult. So, bilang mga Kristiyano, dapat ay tinatanggal na natin yung ating itong mga childish ways. Eh, ano po ba? No? Wala naman siguro itong bonding pa, no? O kaya Bentot, sa panahon namin, sikat na sikat si Bentot. So, binabanggit ang Biblia na, let us put off our childish ways. No? Now, pangalawa po, ang mga lalaki po ay hindi lamang minol para maging adult, para lumago yung kanyang physical at saka yung mental knowledge. Tayo po ay minol to live, molded to live. Sabi po ng husband bilang asawa, no? Sabi dito, wives, submit yourselves to your own husband as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church. Amin po ba? Tayo po ba ang leader ng ating mga bahay? Ay na. Pastor, magaling lang sabihin. Ako ang hari. Wala si Jesus. Pero alam nyo, yun pong molding of God sa men, ilikha po tayo para talagang manguna sa tapang. Amin po ba? Nakasal nyo na, wala ko din. Amen! Yun po talaga ang dapat natin. Yan po kasi yung gift niya. Na maging katuwang natin siya at tayo po yung mangyayari. So pagkat sabi ko nga sa inyo kanina, iba talaga ang lalaki sa pagkakalit-halong Diyos. Galing sa babae, bagamat isinilang sa babae, pero sa kauna-unahan ko sa biblical anthropology talaga, tayo po ay nilikha ng Panginoon. Molded to live as husband. Pangalawa po, as a father. Tayo po nilikha ng Panginoon. Minulma para maging ama. Sabi po ng 1 Timothy 3:4, he must manage his own family well and see that and he must do so in a manner worthy of all respect. So dahil po tayo ay kakaiba sa babae, meron tayong kakaibang role sa ating pamahalaan. Okay, may mga tinawag na absentee father. Okay lang kung nasa abroad. Ano po ba? Kasi wala tayong magagawa. Pero kapag tayo pinasa bahay, tayo po yung minod ng Panginoon as a father. Thank you.
pagpalit, amin po ba, yung nanay yung naka nakapantalon, no? Naka-apron. Pero huwag nating hayaan na yung nanay ang maging father ba kapag tayo po ay molded to be a father. No? Hindi tayo molded to be a barkada, a friend. Kasi yung iba, magaling na kaibigan eh, masamang ama, masamang magulang. Ano po ba? No? Magaling doon sa labas, sa loob ng bahay ay hindi mahusay. Pangatlo po, we are molded as a priest or spiritual leader. Ang sabi ng Job chapter 1 verse 4 and 5, His sons used to hold peace in their homes for their birthdays. So palagi pong nagkakasiyahan ang mga anak ni Job kapag sa may birthday. Ang sabi ni Job, when a period of feasting had run its course, kapag tapos na yung birthday, Job would make arrangement for them to be purified. And in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking perhaps my children had sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. Lagi niyang dinadala yung kanyang anak sa Panginoon. We are molded as priests, as spiritual leaders. Amen? Nakakalungkot, mas maraming babae sa simbahan. Dapat sa tahanan po natin, tayo po yung priest. Tayo po yung namunguna sa Bible study. Hindi tayo hinihila. Ayaw po ba? No? Kasi ayon sa pag-aaral, kapag ang tatay ang namunguna, lahat sumusunod. Amen po ba? Lahat Amen. Ay gumagalaw. Pero kapag kasi nanay ang namunguna, nako, mamaya na yan. Pero kapag ka nagsalita si tatay, ay nagkakaroon ng mabilis na pagkilos. Kaya asikasuhin po natin ang ating pong mga tahanan na tayo po ang maging priest. We are molded as shepherds in the church. Tayo po ay hinulma ng Panginoon para siyang magpastor sa simbahan. Ano po ang sabi ng Ephesians 4:11-12? So Christ himself gave the apostles. Ganun pang babaeng apostle? Ganun po ba? Wala. No? Prophets, evangelists, pastors, and teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. Pero bakit po mas maraming pastora kaysa sa pastor? Sapagkat yung mga lalaki po ay hindi nila nauunawa na sila ang dapat na maging shepherd. Di ba sinabi ng Panginoon, thou art Peter? Amin po ba? Di sinabi ng Panginoon, thou art Petra? Amin po ba? Lalaki po ka para maglingkod sa Panginoon. Time is short. Napakaklipo ng oras. Ano po ba? Sabi po ng aklat ng James, what is your life? It is even like a vapor that appears for a little time. Nagintuhan niya kami ni Kuya Rolando. Imagine yung ang hina na lang. Hindi mo siya makahinga. At natin isa siya na ICU. Kaya, we are molded to serve. Para naman pagkakalit. Receive, oh, receive the blessings from the Lord right now. Hallelujah, Lord. Open the windows of heaven, Lord. Command the blessings, Lord. Command it right now, Lord. Hallelujah. Na dumako, dumaloy sa aming mga tahanan, sa aming mga anak, Panginoon, sa
aming mga apo, O Diyos, sa aming mga magulang, Panginoon, yes, Lord. Sa aming mga extended family, Father God, command the blessing, Lord, to all in the name of Jesus. At Panginoon, nilawasa ko anumang sumpa sa aming mga pamilya. Ano nang gawa ng kaaway sa bawat pamilya? Nirepresent, Panginoon, ang iyong mga anak. I rebuke them. I pull them down in the name of Jesus. Sumpa ng karamdaman. Sumpa ng sakit. Ano mang deformity. Ano mang sumpa sa buhay ng iyong mga anak. Ay aking ginagapos, pinapalayas namin sa pangalan ng Jesus. At Lord, right now, we release, hallelujah, oh, your promise, Lord God, hallelujah, in the book of Exodus, Father God, that you will bless your people unto the fourth generation, Father God, in Jesus' name, sa mga nagmamahal sa iyo, sa mga sumusunod, at nakikinig, Panginoon, ng ngayong salita, I release, Lord God, every blessing of the cross, in Jesus' name, yung mga blessing ng krus ng Kalbari, pinapakawalan ko, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Oh, receive it right now by faith. In the name of Jesus, receive it right now, the blessings of the cross, the blessing of Christ's incarnation. Siya'y naging mahirap upang tayo'y magsiyanan. Oh, receive it in the name of Jesus. Panginoon, maraming pong salamat. Continue, O God, to bless this good Lord. Magamit mo ito, Panginoon, sa aming kalakasan, Panginoon, Diyos. Let there be joy and gladness as we fellowship together. Amen. Ayan, video pala. Ayan, oh, video. Ang dami namin pagkain, oh. Hindi kayo matindi. Ayan, oh. Ayan, oh, yan. Put biryan, eh. Ano? Ano yan? Puto. Pansit.